Hi fam, welcome back to another vlog. So it's January 3, it's a Wednesday, and papasok tayo sa work today. Ever since we got back from Bali, December 31, hindi na ako nag-vlog, no? Kasi nagpahinga talaga ako, fam. As in, lahat ng pagod na ginawa natin sa vlogmas nung December, naramdaman ko siya pag-uwi natin from Bali, kaya talagang tinake ko yung chance na magpahinga kasi importante pa rin ang ating well-being, no? So ngayon, wala lang, naisip ako lang mag-vlog for a day in the life vlog. Singit-singit lang natin to, or i-compile lang natin yung mga day in the life vlogs natin para may upload natin sa YouTube as weekly vlog, parang ganun. So nagda-drive na ako papasok sa office. Although pagdating ko sa office, for sure hindi naman ako makapag-vlog kasi nga very busy, you know, start ng taon. So marami tayong mga kailangan gawin. Update fam, nako, another blessing na naman ang dumating sa atin. Actually, nag-post ako sa Facebook, sabi ko, hindi pa pala tapos ang blessings ng 2023, no? And nag-announce na si Klook ng mga top creators for December. And alam nyo fam, top 1 tayo for December. Kaya super happy ako nung na-announce yon. Kasi first time ko mag-top 1 creator sa Klook. Ibig sabihin, madami sa inyo ang gumagamit ng promo code na sinishare ko sa social media. Meron tayong promo code, diba, yung JM Bankisha to get discounts. So marami sa inyo ang gumamit noon at nakapag-avail ng discount sa Klook. So yun ang update. I'm so happy kasi first time kong mag top 1. Yung mga past few months, I was on the top 3, top 2. Remember na sinay ko rin yun parang October yata. Tapos November, top 3. Tapos ngayon top 1, diba? So thank you naman kay Klook for giving me this opportunity to be part of the creators of the Philippines or Klook Philippines, no? And ano pang update? Yun lang ang update actually. Next week, January 8, birthday na ni Baby Zach. Actually, magta 2 years old na siya. So, ang bilis ng panahon, no? We were supposed to go out of the country for second birthday sana ni Baby Zach. Kaso, hindi kami nakapagplano agad ng maaga. Ang mahal na nung flight, ang mahal na nung accommodation. Mag-Hong Kong sana kami ng fam. Kaso, dapat yon planuhin ng maaga para makapag-book ng magandang flights. Tapos, ng hindi naman masyadong mahal na accommodation. So yeah, kaya ang gagawin natin ay dito na lang natin i-celebrate yung birthday ni Baby sa Manila. So mag-vlog tayo niyan, mag-staycation yata tayo sa isa sa mga hotels lang dito sa Manila. Tapos planong dalhin si Baby sa Ocean Park, sa Manila Ocean Park. Sabi ko mag-enjoy siya doon kasi remember nagpunta na tayo doon. Even adults nag-enjoy doon sa Ocean Park. So yeah, that's the life update. Plano ko mamaya ipa-car wash si Tokyo kasi ang tagal lang hindi na car wash nito kasi yung pinupulas-pulasan lang ni Papang every time na aalis tayo. Pero gusto ko kasi siyang ipa-car wash kasi pati yung loob malilinis, diba? So yan ang mga plano ko for this week. Meron nagko-comment, sabi JM, 8 days in a row na hindi ka nag-upload ng vlog kasi ang last upload ko is yung vlogmas day 25 natin, diba? Eh sabi ko, pahinga talaga. Sinadya ko talaga yon na hindi mag-upload para naman, alam mo yon, may pahinga. Tapos, hindi rin kayo magsawa sa mga uploads. Kasi kung frequent yung uploads, baka nagsasawa na kayo ganyan. Or, kasi galing tayo sa daily upload simula December. Well, in fact, before nga mag-vlogmas, nagda-daily upload sa tayo ng Japan vlogs natin, di ba? So, ayun. Kayo mag-alala pa. So, another update pa pala. Since January na, magsa-start na tayo ng renovation ng house. Dalawang house yung ipaparenovate natin. Una, yung ipaparenta natin. So, magsa-start na yung... Actually, magde-deliver na nga ng materials today. Kasi, nung time na nasa Bali tayo, inasikaso na yun nila Papang, naghanap na sila ng mga materials doon sa Cavite. May binilhan na ng mga tiles, mga... Basta lahat ng mga gamit para sa construction. Tapos, today, i-deliver yun. Yung pinsan ko yung magre-receive doon. Tapos, yung para sa own house natin, magsa-start na rin yung renovation nun. Magbibigay na ako ng down payment kay Miss Rich dun sa construction company na gagawa nung bahay natin. Ang requirement kasi nila is 50% down payment, tapos progress billing na. So mamaya yun din ang aasikasuhin ko sa banko para ma-send na natin yung down payment. So yun lang ang update fam. Marami tayong mga planong gawin. So isi-share ko naman yung lahat sa inyo. So yeah, pasok muna tayo sa work and I'll see you later.
Hey fam, so it's 6:10 p.m. now and tapos na tayo sa work. Kakababa ko lang dito sa parking lot. Hanggang 5:30 lang naman yung working hours natin, no? Pero syempre, alam niyo naman sa office, magmamalites pa with the office mates bago umuwi. So, freshen up pa. So, ayan, 6:10 na tayo inabot and pauwi na tayo. Today's a typical work day, no? So, may mga na-accomplish akong bagay na dapat kong gawin. Like, yung pagta-transfer ng down payment sa construction company na gagawa ng house, no? I-transfer ko na kanina. Sa wakas, nag-issue na ako ng check, eh. Tapos, yun, pumasok naman agad kasi within the same bank. And, yeah, magsa-start na yung construction sa house natin. I'm super excited, fam. Yung sa maliit na house na for rental, hindi na ako kumuha ng construction company doon. Kasi maliit lang naman yung gagawin, as in minor lang. Kaya si brother-in-law na lang yung naghanap ng mga tao na gagawa doon. No? May mga kakilala kasi siya. Pero yung sa bahay natin, yun yung kumuha tayo ng construction company talaga. Kasi maraming major na ayusin doon sa house, no? So yun, tomorrow, hiramin ni Papang itong si Tokyo dahil iahatid nila yung mga workers doon. Tapos, andun rin yung pinsan ko na magmamanage doon sa kanila. Tapos tingnan natin kung makapunta tayo doon para ma-vlog natin yung status, ganyan. So yeah, that's the update. Tapos, ang gagawin ko, gusto ko ipa-car wash si Tokyo. Total, wala naman na tayong gagawin today. As in, uwi na lang, tapos review na lang nung vlog. Eh, yung car wash, mga isang oras lang naman, diba? So, sabi ko, sige, pa-car wash natin kasi hindi ko naman remember kailan pa huling na-car wash si Tokyo. Although malinis siya kasi lagi naman siyang pinupunasan ni Papang talaga. Every time naaalis ako, ayan, pinupunasan ni Papang yan. Tapos, yun nga lang yung mga loob kasi gusto ko yung loob pina-vacuum, ganun. Yun yung gusto ko sa car wash eh. Na pati yung loob ng sasakyan pinupunasan, na-vacuum, para malinis na malinis talaga. So, tara fam, samahan niyo akong pa-car wash muna tayo before we go. Okay, nandito na tayo sa car wash. Car wash na tayo. Mga isang oras lang to or less than an hour. Ito ang side si Tokyo. Ayan na si Tokyo. Tignan nyo, malinis naman siya, di ba? Kasi lagi nga yung pinupunasan ni Papang. Pero syempre, gusto ko malinis din yung loob niya. Ganon. Tapos yung gulong, tignan nyo, ang dumi na. So yeah, wait lang natin. Ayan na, nag-start ng linisin si Tokyo. Sa wakas, malilinis din si Tokyo. After almost 2 months yata. Ito ang favorite ko nakikita pag car wash eh. Kapag ganyan na yung sabon. Grabe, ang linis na ni Tokyo. Yay! Diba? And we're done! Wala pang isang oras, tapos na. Ang saya dito magpa-car wash kasi ang dami nilang manpower. Like 3 yata yung nag-car wash kay Tokyo. And ang maganda kasi kapag ganito, binavacuum nila yung loob. So yung mga alikabok, matatanggal talaga. Pati yung likod, yung gulong. Overall, kaya I'm so happy. Malinis na si Tokyo. So, ang tagal din bago siya nalinis. Pero at least, diba, nagkaroon na tayo ng time para ipa-car wash siya. Just in time dahil gagamitin nila pa pang tomorrow. So, ang gamit natin tomorrow ay si Kyo. Anyway, tapos na ang errands natin for today. Uwi na tayo, fam. It's currently 7 p.m. and it's time to end the day. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Hi fam, so it's a Friday ngayon and 6:18 na ng gabi and ngayon ulit ako nakapag-vlog since the last time na nag-vlog tayo, remember nag-vlog tayo ng office day natin. So today's a typical office day din and kalalabas ko lang ng office and naisipan ko mag-vlog ulit dahil pupunta tayo ng mall. Nakasalamin pa ako kasi mag-drive ako eh. Pupunta tayo ng mall dahil maghahabol pa tayo ng gifts, no? Kasi nung December, meron pa akong mga acquaintances na hindi pa nabigyan ng gifts. Especially yung mga nakatrabaho natin this 2023, no, doon sa social media journey natin. May mga important people doon na nakasama natin na hindi ko pa nabigyan ng gifts, no? So, yun yung gagawin natin. Maghahabol tayo sa mall, bibili tayo ng gifts for them as a way of thanking them, no, for connecting with me nung 2023 and nakasama ko rin kasi sila. Yun, so, a simple thank you gift lang and way of appreciation na rin for them, no? Kasi naging maganda yung samahan, di ba? Syempre, you have to build bridges, no? Hindi naman
porket natapos na yung project namin or yung pagkikita na yun, tapos na. So, I want to show them that I remember them. And nakikita ko rin naman sila sa social media, pero syempre maganda rin na padalan din natin sila ng mga gifts. Actually, nung December ko pa yung naisip, kaso fam, sa dami nung ginawa natin December, hello, daily vlogmas, hindi ko talaga siya naipasok. Naipasok ko nga lang yung mga gifts ko sa mga office mates ko nung nag-vlogmas tayo nung Christmas party, diba? Biruin yun, Christmas party, namimili pa tayo ng mga gifts. So, ganun tayo kabisi nung December. Pero this January kasi, medyo maluwag na yung schedule natin. Singit na natin ngayon. Also, wala na tayong gagawin kasi it's a Friday, no? Tapos weekends na tomorrow. Kaya, relax na tayo. Wala din naman akong i-upload na vlogs for tonight kasi kaka-upload lang natin ang first Bali vlog yesterday. And ang next vlog natin is tomorrow na. Maraming salamat pala, fam, kasi na-appreciate ko yung mga comments nyo sa Bali vlogs. Tuwan-tuwa kayo na nakita ulit ang mga cousins sa isang travel vlog, and ang ganda ng mga naging comments niya talaga. Natuwa ako. Sabi niyo na parang it's perfect yung unang lapag ng vlog, no dull moment with the cousins, tawa kayo ng tawa, ganon. So, enjoy talaga yung Bali vlogs na yon, and super happy ako na nagawa namin yung with the cuz. Yearly tradition na nga, diba sabi nyo? Anyway, punta na tayo ng mall. Saglit lang naman tayo, bilhin lang tayo ng mga simple gifts. Tapos, I'll meet Cass Vanessa kasi chunat ko siya nung pagbaba ako. Sabi ko, Cass, punta ako ng mall, saan ka? Tapos sabi niya, dito lang ako malapit. Punta rin ako ng mall. Tapos ayun, sabi niya, sige, magkita tayo. Tumawag, sabi niya, asan ka? Sabi ko, papunta pa lang. Tapos ayun, papunta na raw siya. Ganun naman tayo, di ba? Sabi ko naman nung nakaraang vlog natin na break your routine. Lalo na sa mga katulad ko na nag-work sa office, talagang break your routine. Huwag kayong everyday ganun lang yung gagawin nyo kasi nakaka-burnout talaga yan. Lumabas kayo with your friends, with your cousins, with your families. Tapos, hindi naman kailangan mag-spend talaga ng bongga. Alam nyo yung simpleng bonding lang, labas lang, ganun. Kaya nga alam nyo, tuwan-tuwa ako sa South Korea kasi meron silang hand river na napakalinis. Na kung dito yun, kung meron tayong ganun dito, ang sarap pumunta doon para mag-relax lang. Na although meron naman tayong Rojas Boulevard dito, pero ewan ko, hindi ko siya ma-appreciate na katulad nung sa Han River kasi iba yung charm nung Han River eh. Sobrang linis, tapos ang lamig-lamig, ganon. So, basta, anyway, mahirap naman mag-compare. Pero yun lang sinasabi ko na sana meron tayo nung dito sa Pinas para pag gusto mong mag-unwind, punta ka lang doon ngayon. Ganon, pero dito, pag gusto mong mag-unwind, mag-mall tayo. Shopping, ganon. Char. Pero diba, masaya naman mag-mall. So, tara, mag-mall tayo saglit, magkita tayo ni Cass Vanessa, tapos mag-snacks na rin tayo mamaya. Let's go, let's go, let's go. Magda-drive na tayo papunta sa mall. By the way, iba pala yung setup ng camera kasi gamit ko si Kyoto. Friday ngayon, coding si Tokyo. So, si Kyoto kasi wala siyang patungan ng camera dito sa dashboard. So, pinatong ko lang siya dyan. Si Tokyo kasi nakabili na ako ng patungan ng camera kaya maganda yung angle natin, di ba? Pero ngayon, medyo kinakapakapak pa. So, yeah, punta na tayo sa mall. Okay, nasa SM na tayo. Grabe, medyo traffic. Pasok lang tayo, nandun na rin si Cass Vanessa, nauna pa sa akin. Ayun si Cass! Hi! Ang kita mo nang nagyala mo ng baunan. Oo, di ba nawala sa PGC yung baunan? Ah, okay. Miniso? Yeah. Or Momoso? Miniso. Miniso, okay. Kung si Cass, samahan niya tayo bumili ng gifts. Ano na nabili mo? Wala pa. Nag-swatch ka na. Pero ba, let ko try. Talaga? Wala pa ako na try ng ano. Nakita ka na ng U. Yeah. Ay, tara. O sige, punta tayo mamaya. So, nandito tayo sa Fully Booked. Bili tayo ng book. Mayroon na akong pagbibigyan ng book. And maghahanap na tayo ng book for us. Ikaw magbasa ka ng libro. Para mag-talino ka naman. Hindi, para madagdagan naman ang vocabulary mo. Ganon, o. Oh. Ang pinaganda lang. Aray ko. Roam around. Alam ka na ng libro mo. Ano kasi mga binabasa nito? Mga, ano ba yon? Yung pocket book. Uy, maganda magbasa ng pocket book, ha? Hindi ka nagbasa ng pocket book dati? Basta ako pocket book. Ako din, nagbabasa ako ng pocket book dati, ha? Kaya yung mga laging sila. Aray ko. Precious Heart Room? Oh, yan, ganyan. Precious Heart. Nagbabasa ako yan dati. Anyway, hanap tayo ng book. Bakit natawa ka? Kaya tanong ko kasi siya ng book. Tapos gusto daw niya ng life improvement. Sabi ko, hanap tayo. Natawa siya. Okay, tapos na tayo bumili. Ayan na. I bought two books. This one is The Idiot. Wow. Hindi, Ana, ganun lang. The Idiot. Ayan, this is for a friend. Tapos yung isa is
Single on Purpose. Babasahin natin to. Single on Purpose by John Kim. Find Yourself First. So, babasahin natin yan. So, dalawa. Sabi ko kay Cos, maghanap siya eh. Hindi, patapos yun na. Ayo, papahiraman ko na lang pala sa kanya yung Single on Purpose. Tapos nakita ko yung Holy Bible. Sabi ko, ito bagay sa'yo. Nagulat siya. Tarahanap pa tayo ng ibang gifts pa. Holy water. Tarahanap tayo. Ang ganda, no? Cute. Okay, yan. Let's get it. Si Cas Vanessa nakahanap. Okay na kami. Nakabili na tayo sa SM. SM. We got it all for you. Next tayo. Puna tayo ng straightforward. Saan ba yung? You know. Katabi lang. Dahil na kami fam, ayun na si Cas. Straightforward. This is si Cas. So, busy. Dahil naging busy siya sa Bali, ayan. Daming trabaho na iwan. Char! Kahit shutdown operations naman talaga. Ayan, dito na tayo sa Uniqlo. Si Totoro nakuha namin hawig daw ni Maninay, ni Baby Sack. Sige, let's go. Nakakuha din tayo ng moon bag. Mini bag. Round mini bag pala. Ay, yung dami palang colors, oh. May yellow, red, yan. Pero yung mga natira dito, mga neutrals. So, we got the pink and the green one. Let's go. Mission accomplished na, fam. Ayan lang si Cas Vanessa. Thank you sa pagtulong sa akin maghanap ng gift. Ayan, lagay na natin dito yung mga napamili natin. Kasi sasakay si Cas doon sa harap. Let's go! Okay, fam. So, nandito na tayo ulit kay Kyoto. Yan si Cas Vanessa. Pakita ko, Cas. So, palis na tayo dito sa SM and we're going to Banawe. Yes. Banawe Rice Terraces dahil doon tayo kakain ng dinner. It's currently 8:30 PM na, no? Pero sa Banawe naman, di ba? Mga restaurants doon parang 10, 11 nagsasara or 12. So, sakto tayo. Let's go to Banawe and we'll eat dinner. Fam, we're here na. The Twin Moon Roast. Authentic Hong Kong style roast. So, nandito na tayo sa Twin Moon Roast Tea House. Authentic Hong Kong style roast. So, ito naman ang tatry natin. Again, katabi lang ito ng Bugis. Singapore street food na kinain na natin. No? So, tara. Kain tayo, fam. Na-order na si Cas. Here's our food, fam. We have three kinds. Lechon bacal, chicken, and asado. Pork asado. We have beef brisket soup. And we have Cas Vanessa. Sorry. Dinitin lang namin yung spare ribs, tapos gluten na. Paluin natin. Sabaw, no? Let's try muna the lechon. Ang lambot. Tapos ang crispy nung bala. Yan yung ating spare ribs. Wow! Mukhang masarap. Si Cas excited na. Gutom na. Tignan tayo nila yung spare ribs. Sarap? Winner? Let's try yung spare ribs. May pasupa, no? Oo. Ang sarap. Pati sumpa. Doon ko. So, sarap no? Honestly, yung owner nito is a subscriber. Oo, part ng ating fam. Nag-message siya sa akin, sabi niya, JF, I saw your vlog na kumain kayo sa Bugis, sa Banawe. Meron kaming restaurant, katabi lang nun. Kain kayo. Sabi niya, sama mo yung buong family. Sabi niya. So, in-invite niya talaga ako dito. And, doon ko lang nalaman na, HK nga pala to. Tapos kayo, nung nag-iisip ako kung saan kami kakain ni Cas Vanessa, yun, naisip ko to. Pero hindi ko na-chinat yung owner. Nakakaya naman na, hello, nandito po kami. Palibre po. Wow, yung, hello, nandito po kami. Baka naman.
Oo, syempre nakakahiya naman. So, yan. Ano naman, support naman tayo sa mga businesses, di ba? And deserve naman kasi masarap yung food. Na-enjoy namin. Pero ang dami pa lang in-order namin. Ayan, may take-off kami. Natakaw tingin kami ni Cass kasi yung spare ribs, ang laki. Kasi yung spare ribs, sakto lang sa atin. Yung maliit lang, no? Hindi pala. Ang laki. Pero ang sarap. Enjoy kami. Tsaka yung noodles, Cass. Ang dami rin. Correct. Parang noodles pa lang gusto na tayo. Oo, sabaw pa lang, di ba? Sarap. Katabi lang siya ng Bugis. So if you're looking for HK food, go here. Or kung Singapore naman, oh, katabi lang ng Bugis. Search nyo lang yan sa Google, ni Cano Reyes Street, no? Basta near Banawe lang siya. Paglagpas ng Philippine Orthopedic, oo. Yan, gaganon lang. Makikita nyo yan sa Waze or sa Google. So next is, we're gonna drop by sa isang masarap na coffee shop dito. Pinuntahan namin yun ng mga colleagues ko. Hindi lang ako nakapag-vlog nun kasi after nung annual planning namin, nag-dinner kami doon sa may boss namin. I mean, nag-dinner kami dito sa Banawe, tapos nag-coffee kami doon. Ngayon, hindi ko lang maalala yung pangalan. Aalalahanin ko. Hindi, sa may likod yun ng Siena College eh. So, search ko muna. Wow, alam mo yun? Oo, naglalakad ako doon. Pero yung coffee, hindi ko alam. Oo, may pero coffee shop doon sa likod. Sige, magka-coffee tayo. Meron doon masarap na sea salt latte, Pam. Ay, gusto ko yun. Yes. Pam, we're here na. Ito yung sinasabi kong coffee shop na masarap. Likod lang siya ng Siena College. Corner Cafe and Deli. Ito lang siya, Santa Catalina Road. Ayan, Siena College na yan eh. Diba? Malapit lang naman. Few minute drive lang from kinaina natin. 5 minutes lang yata, no? Let's go! Si Cass, waiting for our coffee. So, Corner Cafe Plus Down. It's our sea salt latte. Sarap to pa, maluin na. Corner Cafe and Down. Fresh! Uy, may mga nag-comment sa first Bali vlog natin na ang ganda mo daw. Bakit naman tama-tama ka? Hindi na ba? Okay, serious. May mga nag-comment na ang ganda. Sabi, uy, ang ganda ni Cass Vanessa. Nakaayos, naka-blush on. Hindi ko lang pinansin. Ayan. So, abangan yung Pam kasi nagpe-premiere tayo sa YouTube. So, yung premiere na yon, pwede kayong mag-join libre lang. So, manonood kayo. Tapos, you get a chance to talk with me via live chat. So, nandun ako. Ako mismo yung nagre-reply. So, kasama sila Cass Vanessa doon. Sila Cass Vanessa ko comment-comment din. So, it's an opportunity para makapag-chikahan tayo. So, kapag nag-premiere ako sa YouTube, mag-join kayo. Libre na lang. Try na natin ang ating sea salt latte. Okay, let's try. Try. Sarap, no? As a coffee lover, ano mo sasabi? Ito parang nadulig. Isa pang... Anyway, ang sarap talaga ng sea salt latte. Ang sarap. Ayoko na mag-react na. Matatapon. Ang nag-recommend ito yung colleague namin, si Miss Elaine. Ayan. Shout out to Miss Elaine. Thank you so much for this breakfast. Sarap. Sarap, no? Wala pang 5 minutes. Tubig din yung inom namin ni Cass. Bulls ka, pero sarap. Sarap kasi siya. Diba? KM recommend. Wow. From your colleague. From my colleague. Okay, just like that, tapos na, busog na busog kami ni Cass. Yes, super. Oh, saktong-sakto yung coffee after nung food. Try nyo dito, if punta kayo ng Banawe, daan na kayo dito. Tapos tulog na kasi busog na kayo. Uwi na tayo, fam, kasi ang sarap ng mag-siesta kasi busog na. So yeah, that's it for this vlog. Uwi na kami ni Cass. Good night, and I'll see you. Yes, good night, and I'll see you on the next vlog. Bye! Close to the sea.